Grabing paghahanda ang ginawa ng Lakers laban sa Boston Celtics na baliw si Davis matapos niyang ma-shoot ang outside the court niyang tira. Matapos nga pong makalaban ng Lakers ang number 1 sa West na Minnesota Timberwolves kung saan natalo ang team at nalasap nilang ikaapat nilang sunod na talo, gumawa na nga po ng adjustment si Coach Darvinham at iniba na ang starting lineup ng Lakers. Ginawang bench player si D'Lo at ginawang primary point guard ng team si LeBron James at minove si Jared Vanderbilt bilang starting power forward ng Lakers. Tagumpay nga po naging adjustment ng Lakers at tinalo nilang number 2 sa West na okay si Thunder kahapon. Hindi pa nga po tapos ang top schedule ng Lakers dahil bukas makakalaban naman nila ang number 1 sa East na Boston Celtics para sa kanilang Christmas game. Sa inilabas na injury report ng Lakers bukas laban sa Celtics, listed as probable sina Jared Vanderbilt at Rui Hachimura. Questionable naman sina LeBron James, Anthony Davis at Cam Reddish dala ng kanikanilang injury. Samantalang out pa rin si Gabe Vincent. Magaganap nga po ang laban ng Lakers at Boston Celtics 6 a.m. sa bahay ng Lakers sa Crypto.com Arena. Grabing paghahanda nga pong ginawa ng Lakers, tamang pagpapalakas lang ng katawan sina Cam Reddish, Austin Reeves, Jackson Hayes at Jared Vanderbilt. Nagpractice naman na magkasama sina LeBron at Rui Hachimura na nagpalitan ng kanikanilang mid-range jumper. Press naman ang pinagtuunan ng practice ni D'Angelo Russell. Swak naman lahat ng perimeter jumper ni Anthony Davis. Free throw naman kay Jared Vanderbilt. Cam Reddish 4-3 kasunod ng 3 ni Dimoy Hodge. Gustong gusto naman ni LBJ na pasahan si Torian Prince na nakagawa ng ilang tres mula sa assist ng all-time scoring leader. Nabaliw naman si Davis matapos niyang ma-shoot ang outside the court niyang tira. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin ng Lakers para makuha ang panalo sa Boston Celtics, mga brother?